Hindi pa man sila totally pares, mga kabuting ting. Pinagpapares ko pa lang. Eh, nakapangitlog na yung hen natin. Ayan, oh. May itlog dun sa sahig. No, may itlog na kagad yung dalawang ibon na pinagpapares pa lang natin. Ang bilis. When the sun goes down and the moon comes up. Ito, mga kabuting ting, nami sana yung manok natin dito. Ayan, oh. Paso, ang problema natin, dalawang inahin ang umuupo dito sa isang pugad na to. So mga dalawang araw na atang may sisiw dito, hindi ko kagad binaba kasi nga mayroon pang ibang itlog na hindi pa napipisa. Kasi syempre magkaibang inahin yan, malamang yung isa dyan nauna, tapos yung isa medyo late ng ilang araw bago ng itlog. Kaya hindi magkabatch yung mga itlog na nandito. Kaya hindi ko muna inalis para yung mga mapipisa pa, mapisa pa. No, sayang naman. So ngayon gagawin na lang natin, kukunin na natin yung isang inahin dyan kahit na anak niya o hindi niya anak yung mga sisiw na nandyan. So sasama natin sa kanya, lagay natin sa kulungan. Tapos yung matitirang inahin, siya na yung bahala doon sa mga itlog na hindi pa napipisa. So eto, kunan muna natin yung mga inahin natin tsaka yung sisiw na nandito. Eto, unahin na natin tong inahin natin na native. Eto, puro to eh. Ilalagay sa kulungan na to. Sunod natin yung mga sisiw. Tapang, oh. Ako, tapang. Meron tayong tatlong sisiw na napisa. Opo, tapang ng isa. Ay, nalulok ka. Eto, kunin natin yung mga sisiw. Eto yung mga sisiw. Ayan. Puro itim yung kulay yung sisiw natin. Ayun. Ito na, mga kabuting ting, nasa loob na ng kulungan yung mga manok natin. Pati yung tatlo sisiw na napisa, yan puro itim yung sisiw natin. Ayun, no? Gaganda ng kulay. So dito natin nilagay kasi dito sa kabila, nasira nga nung aso, no? So nabutas yung sahig natin, hindi pwede, pati yung inahin makakalabas. Dito nasira din ng aso, sa side na to, no? Sinira niya. Pero hindi naman agad-agad makakalabas yung sisiw dyan eh. Hindi pa nila kayang lumundag dyan kasi maliliit pa itong mga to, hindi pa nila kaya lumipad. Pero ayusin ko din yan, pasamantala lang yan, para safe lang sila dito sa cage na to. So wala na din naman nakakapasok na aso, safe na tayo sa mga aso kaya hindi na mapapano itong mga to. Ayan, syempre bibigyan natin sila ngayon ng pagkain. Ayan, okay, buting ting, lagyan mo na ng patoka yung mga sisiw natin. Ayan, bibigyan natin sila ngayon ng Integra 1000 pang sisiw, syempre. Ayan, sandakot lang, okay na yan. Ayan, o, bigyan mo na sa kanila. Ayan, wala tayong maayos sa pinto, DIY lang. Low budget na kulungan, ako sumabit pa yung damit ko. Ayan o, yung nanay na unang tumira doon sa patoka. Siyempre, bibigyan din natin sila ngayon ng Dali Buting Things Probiotics. Eto, nakatimpla na agad. Ayan, para yung unang maiinom nila, good bacteria. O, ayan, sige, salin mo na. Dato. Ayan. Para lumakas kaagad yung immune system ng mga sisiw natin. Probiotics kaagad yung ibibigay natin sa kanila. O, sige, tapan mo na. Baka madaga na mo yung sisiw, ha? Dahan-dahan. Yan, okay na, mga kabuting ting. Ayusin lang natin. Sabi natin sa mga sisiw yung Integra. Yan, dyan. Lagay natin sila dito. Sige, kain na kayo. Inuwi siya ng nanay niyo. Sige, ito ka. So, yan, mga kabuting ting. Meron tayong tatlong native dito. Tapos meron pang itlog doon na naiwan kasama no isang inahin pa. Ayan o, mas malakas pang kumain yung inay natin kaysa sa sisiw. Lugi tayo dito sa inay na to. At eto, nakaready na rin yung probiotics nila para na good bacteria yung unang makapasok sa kanila imbis na bad bacteria, di ba? Ayan, kaya eto, mga kabuting ting, hindi lang pang ibon, syempre pang hayop din na pang farm animals din, katulad ng mga manok. Ayan, baka, kambing, ayan, halos sa lahat ng hayop pwede yung probiotics natin. Ayan.
Tapos ito mga kabutingting, may update tayo ngayon doon sa dalawang pinagpaparas nating ibon para sa project natin na Sure o Palain Lotino, Can Be Cock, Can Be Hen. Ito mga kabutingting, no, yung green natin dito, Green Opa Split Eno, at etong Power Blue Clear Pied o Palain Hen natin dito. Hindi pa man sila totally pares mga kabutingting, pinagpaparis ko pa lang, eh nakapangitlog na yung hen natin. Ayan, oh, may itlog dun sa side. No, maitlog na kagad yung dalawang ibon na pinagpapares pa lang natin. Ang bilis na makakabuting-ting at meron na kagad itlog. Itong pinagpapares pa lang natin na mga ibon. Ayan. Pero palagay ko, hindi naman talaga sa kanila yan, no? So, hindi siya nang itlog dahil may katabi siyang cock dito. Kasi yung mga kalapati ganun eh, kapag hen and cock magkatabi sa isang kulungan, kahit na may divider pa yan, eh mangingitlog yung hen kahit na hindi sila nagme-mate. So, hindi naman ganun sa lovebirds eh. So, ito, nang itlog yan kasi nung kinuha natin siya, eh meron siyang itlog pa na inuupuan. Apat yun, alam ko eh. So palagay ko, pang lima sana to. Kaso nga, eh pinaghiwalay niya natin sila nung kapares niya dati na si Agni. Yung Power Blue Split Opa Split Pastel natin. Ayan. So sa kanilang dalawa pa itlog, etong nasa sahig na to. Ayun, binabantayan pa nyo. No, kailangan natin tanggalin yan para pumares na siya dito sa pinapares nating green Split Eno. So pure green to, kaya ang project natin lahat Lotino Opa, lahat na magre-red eye. So lahat yan 100% mapa-red eye, mapa-black eye, puro green series ang lalabas sa kanilang dalawa, kahit na Power Blue yung isang ibon natin kasi pure green daw to sabi nung napagkuhanan natin. Yan. So sana mapares sa itong dalawa na to para maisalang na natin sila sa breeder cage. At sa susunod na itlog nito, i-itlog na nilang dalawa para ipapisa na natin. So ngayon, kunin muna natin yung itlog na itong Power Blue Clear Pied Opa natin. Ah, kunin ko muna yung itlog dito. Yun, ito na. Okay, eto mga kabutingting, nakuha na natin yung itlog. Ako, nabasag na pala. Yan, oh, may crack na yung itlog ng ibon natin. Pero okay lang, talaga namang hindi mapipisa itong isa na to. Dahil nga pahabol na lang to. Wala rin tayong pwedeng paglipatan ng itlog. Kaya okay lang yan. So magiging pataba na lang siya ng mga oregano natin doon. Tara, tumaba yung lupa ng oregano. So sana yung next na itlog nitong hen natin, eh itlog na nilang dalawa, no? Magpares na sana itong dalawang ibon na pinagpapares natin para sa project Opalain Lotino. Sure Opalain Lotino lahat ng mga iaanak ng mga to. Ayan, tapos itong dalawa to, gusto na rin atang mangitlog, eh, no? Mga nagpapapansin, sigaw ko yan, puni. Ayan, tapos yung mga nagsasabi pala sa akin, eh, lagyan ko daw ng harang, ng tabla, etong kulungan na to para silang dalawa lang daw yung nagkikita kasi baka nakakastorbo nga naman si Kukoy at Pony. So subukan natin yun, lagyan natin ng harang dito para makapag-focus silang dalawa sa isa't isa, no? Para magpares na agad itong dalawang ibon natin. Ayan, so ayan, hayaan muna natin sila, tapos ito, pasilip ko muna sa inyo. Yung diet misty natin, lumilipad na yan, no? Pwede na nga i-harvest ko yun, nasa may, yun, yung lumipad. Ako, pumasok agad. Ah, ito pala siya. Ayan, malaki na yung diet misty natin, na green series. Ayan, no? Ganda ng kulay, no? Diba, kakaiba yung green niya. Lalo sa personal, makakabutinting. Hindi masyado ma-appreciate sa video, pero sa personal, eh maganda ang kulay niyan. Hindi basta green lang. Tapos pagka-inilawan niya, eh nagiging kulay kalawang. Ayan, tapos yung mga kapatid niyan, malalaki na rin eh. Silipin natin, sara ko muna yung pinto, baka makawala. Silipin natin yung mga inakay nila Dakila. So malaki na eh, isa na lang yung hinihintay natin, yung ampon nila. So anak nga pala to nung Power Blue Clear Pied Opa natin. Eto, eto na lang yung hindi lumalabas eh. Pero malaki na rin. Ayan o, oh, diba? So Pastel Eno. Hindi ko pa alam kung opaline eh. Yan, check natin sa susunod pagka buo na yung balahibo pati sa likuran. Tumutubo pa yung sa pinakalikod niya eh. Ayan, and then yung tatlong original na anak nila Dakila, eh malalaki na eh, mga lumilipad na lahat. Ito yung diet misi, subukan natin ilawan ah. Kung mag-iiba dito sa GoPro, maganda kasi sa cellphone to eh. Ito mga kabutingting yung DF Misty Green Series natin. Ayan, o, pagka may flash, nag-iiba yung kulay niya. So mas maganda yung kuha nito ko sa cellphone, kaso wala yung cellphone natin, low bat eh. So sa GoPro natin nakukuhanan ngayon eh. Ayan, o. So tingnan nyo, magkaiba yung pagka-green nilang dalawa, di ba? Ayan, o. So mas maganda yung Misty natin. Ayan, tapos yung isa, isang Violet Opa. Ayan, o. So pwede nang i-harvest itong mga to, kaso naiwan nga
yung ampon nila. Ayan o, siguro mga ano pa to, mga 5 days pa. Tapos i-harvest na natin sila sabay-sabay dyan.